Yan. Good morning mga plantitos, plantitas. Ito yung isang kaisa-isang puno ng botos na meron ako dito sa bahay. Binigyan lang ito ng family friend. And gagawin natin dito ngayon ay mag-propagate. First time ko mag-propagate ng ganitong klaseng tanim, plant. So ang balak ko ay try na tigi isang leaf, no? Isa-separate ko sa lahat sila na tigi isang dahon. Try ko i-plant kung okay ba. Kasi may nakikita naman tayo dito nung may konting ugat. Maliit na ugat in each leaf. May ugat siya. So, kung ilang number of leaves na mayroon siya ngayon, yun din ang number of propagation ang gagawin natin. Okay? So, ikakat natin to. So, magre-ready lang ako dito ng ano, yung soil. Itong ginamit natin may topsoil at saka carbonized rice hull. Rice hull and compost. So, yan. Okay? So, then after that, we will observe after few weeks kung kumusta ang tubo, no? Kumusta ba yung tubo? Tutubo ba siya? Or maganda ba yung pagkatubo? And yung rate of propagation, 100% ba tutubo? Or what? Okay? So, ito ipagpakita ko lang sa inyo. Okay? Isa lang to. So, hope na we'll be successful on this. Okay? So, okay, gawin na natin. Ito, kumakapit na talaga yung ugat sa ano, sa ginawa nating pole dito. Kumapit na. So, tatanggalin natin to mamaya. Yan. Tapos, tatanim. Tatransfer. Ayan, okay, nakita natin, oh, may isang root siya. So, tatanim natin ito mamaya pa ganun. Tapos, tingnan natin, oh, kung masosurvive pa siya. Ayan. Ako lang kasi mag-isa. So, pasensya na kayo. Taga-putol, taga-video para makuha lang natin talaga tong ano, propagation natin ng photos. Okay. Eto. Yan, meron din pala to dito. So, puputulin din natin to. Okay. Yan. Isa dito, pinutol natin. Okay. Yan. Okay. Meron pang tatlo. So, pwede pa siguro isa. Okay, dito. May roots pa rin siya. Kita nyo, may tumutubo dito. Check ko lang kung
photos pa rin to. Yan. So iwan natin tong dalawa, mother plant. Magiging mother plant na siya ngayon. Ito. So ito yung gagamitin natin. Pot. Binili ko to sa City Hardware, tiktok 12 pesos. Okay? Okay na rin siya yung size niya. Makita nyo. Malaki na siya. Ang ginagawa ko usually, ito dito. Diba? Yung iba, naglalagay sila ng bato dito sa mga butas-butas para takpan to nila. Yan. Ako naman, ang ginagawa ko, ito yung ginagamit ko. Kinakat ko yung sack ng bigas. Yan. Yan, ito. Itong nilalagay ko dyan sa loob. Maganda dito kasi pag once nilagay nyo itong gagamitin nyo kaysa bato, i-restrain niya lahat yung mga soil. So kahit ilagay nyo sa lamesa, ang hindi siya madudumihan, no? Pag dinidiligan nyo yung tanim, hindi siya lumulusot dyan yung mga lupa o yung mga soil. So na i-strain siya. So ito, iniisip ko lang, no? Mas maganda siguro kung ganito. So based on experience, maganda talaga siya kasi na-strain yung mga dumi at saka hindi siya ito, malinis din dito sa likod. So yan, pwede nyo rin gawin yan sa inyo. Kung gusto nyo, ayan, matry nyo sa ma-experience nyo, no? Na malinis, no? Kung saan siya ipapatong, malinis yung sa ilalim. Okay? Makikita nyo sa ilalim mga ano ba yan, rice hull sa ilalim. So pakonti-konti imimix lang. Tapos yan. Yan, carbonized rice hull. Ito, ginagawa ko lang rin itong. Makita nyo, magandang klaseng rice hull. No? Yung carbonized, ito. Quality niya. Hindi durog. Okay. So yan, minimix natin dyan. Minimix natin dyan. Combination na yung compost.
yan. Kapusta tayo, mga plantitos, plantitas, yan, ilan yan. So, yan ang nagawa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos ito yung mother plant. May naiwan pang dalawa. Saka may isang bagong dahon, no? Bagong tumutubo. So, yan. So, i-observe natin to. Tingnan natin after few weeks. I-update ulit kayo kung kumusta na yung tubo. Kung maganda ba yung gusto ba niya yung ganitong klaseng mga medium na soil na ginamit natin, combination with rice hull, carbonized rice hull, at saka yung compost. Yan. Okay? So, yan mga plantitos, plantitas. Yan, ito yung photos natin. No? Naka-walo tayo ngayon. No? Plus yung mother plant, 9 na sila. Lucky 9. Okay? So, we'll update you after few weeks kung ano na yung development ng tubo na mga bagong tanim natin na photos. Okay, so happy planting everyone! Face natin dito. Yeah. Ayan, ito yung mother plant. Yan, no? Yung nga sa pinakita ko sa inyo, 9 na yung ginawa natin. May extra pa ako dito, isa. Transfer ko na lang to dito para sa next update. Naka-uniform sila lahat. Maganda kasi na ano, napunit na, oh. Okay? So, ayan. Wait, akala ko 9 lang. Pwede pala gawing 10. So, tinanggal ko na isang leaf dito sa mother plant. Ito na may fall. So, naging 10 na sila. From 9, additional 1. So, 2, 4, 6, 8, 10, all in all. 10. 10 photos. No? Na ginawa natin ngayon from 1 mother plant. Okay? So, hopefully na it will grow healthier ito sila. And, mapaparami pa natin to sila in a few months. Okay, so thank you again for watching and see you on my next update. Happy planting everyone!